proceed with this match. We determine upon him who it is. Right looks like he's going to stay down, and it did. The advantage of having a natural lefty. Nicely done. Carandang has been prolific here with the first step. Nice touch, and it's out of reach. Carandang is the hot scorer. Good decision by Nabor there. Center spikes. Regalo! I'm so honored to be surrounded by our best players of the game, na si Jasmine Nabor at saka si Czarina Carandang. So unahin ko na tong si Czarina with 11 attacks and 1 block. Congratulations ako bago ang interview na to, Czarina. Medyo talaga naging emotional ka, no? Bakit? Kwento mo naman sa amin, anong tumatakbo sa isip mo ngayon? From dalawang talo po kasi namin, di po madali mag-comeback ng ganun ka, ano, ka-hyper. So, pinag-usapan po namin na kailangan maging, ano kami, positive. So, hindi basta-basta yung pinagdadaanan ng team at sa personally sa akin. So naisip ko lang yung pinagdadaanan ko at ginawa ko tong stepping stone para makakapag-contribute sa team. Alright, at napanalo nyo nga ang laban na to given the fact na may mga pinagdadaanan ka ngayon, Czarina. Gano'ng kahalaga na naipanalo nyo? Sobrang laking bagay nito sa team kasi nga sabi ni coach, nag-iipon kami ng panalo para sa round 2. Gusto kasi namin na hindi market first year kami dito sa PSL, nandun kami sa ilalim. We want our team on the top and gusto rin namin na makalaban din yung mga best teams dito sa Pilipinas. Right, and you're definitely a step closer to that. Meron ka bang mga gustong batihin at saka pasalamatan dyan? Lawa pala sa family ko sa Tanawan City, Batangas. Happy birthday sa kapatid ko, Jenjen, at saka hello FPU community sa mga seniors ko dyan, Ate Kyle, Ate Deng, Ate Chinchin, at saka si Ate Dor. Mahal ko po kayo lahat. Salamat sa suporta. Alright, maraming salamat, Czarina, and congratulations once again. Ngayon naman, dito tayo kay Jasmine na kanina pa tinatawanan itong si Czarina. Nako, you know what, it was an alternating game. Tagang back and forth affair between these two squads. Pero nagawa niyong mapanalo ang huli at ang pinaka-importanting set. Ano ba sa tingin mo ang nakatulong sa inyo ngayon, Jasmine? Siguro yung nakatulong sa amin, lalo na ng fifth set is, nakita namin yung teamwork sa loob ng court kasi nung first set pa lang ang ganda na nung umpisa namin, tapos nung second set, biglang nag-lie low na naman kami. So nung fifth set, parang sinabi namin sa isa't isa na hindi kami pwedeng umuwi na matatalo kami and kailangan namin maipanalo tong game na to kasi sobrang bigat nung dalawang magkasunod na talo namin. O nga, Jasmine, nabanggit mo rin na talagang itong laban na to may ups and may downs. So heading further, ano ba yung mga areas ng performance nyo na feeling nyo kailangan yung i-develop pa lalo heading further into the conference? Kailangan namin i-develop sa bawat isa is yung pagiging, kailangan namin ng composure sa bawat isa. Tapos yung communication talaga sa loob ng court, pinaka-importante. Kasi nakikita naman sa loob ng court kanina, parang hindi kami halos magkakakilala, lalo na pag labang yung kalaban. So, kailangan namin i-improve din yung mga attacks namin, lalo na pag break ball. Kailangan yung 100% pa rin yung ibibigay namin. Alright, well said, Jasmine, and good luck sa mga susunod mong laban. Mga gusto mong batiin at saka pasalamatan. Binabati ko po yung mga family ko sa Tarlac, lahat po ng mga taga-Tarlac, yung mga classmates ko din po, and thank you po sa lahat ng sumusuporta, and sana huwag po kayo magsawa-suportahan kami. Alright, maraming salamat sa iyo, Jasmine, and congratulations once again. That is all for now, Sev and Tex.